Misyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipakilala ang Pilipinas sa mga negosyante at mamumuhunan bilang isang bansang malaki ang potensyal sa pag-unlad sa kabila ng pandemya. Sinabi niya ito bago lumipad patungong Davos, Switzerland kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete Linggo ng umaga. Dadalo ang Pangulo sa World Economic Forum ang taunang pagpupulong ng mga leader ng mga bansa at mga negosyante upang talakayin ang iba-ibang isyung may kaugnayan sa ekonomiya. The World Economic Forum is hosting a country strategy dialogue for us where we are given the opportunity to promote the Philippines as leader and driver of growth and the gateway to the Asia-Pacific region. One that is open for business, ever ready to complement regional and global expansion plans of both foreign and Philippine-based enterprises anchored on the competent and well-educated Filipino workers, the managers and professionals. Ipapaliwanag din ng Pangulo sa mga dayuhan kung paano bumangon ang Pilipinas matapos ang serye ng mga health at travel restrictions dahil sa COVID-19. I will share our experience as a model for managing with our global partners the disruptive and transformative impact of COVID. We are ready to meet the lingering effects of the pandemic and address the occurrence of the possible next one. Ibibida rin anya ang mga positibong pagtingin ng ilang international institutions sa ekonomiya ng bansa. The Philippines is also being given a unique opportunity to highlight the significant economic gains we have achieved in the last part of the year, as attested to by upward growth projections of the World Bank and the Asian Development Bank. I will draw attention to our efforts at building resilient infrastructure that bolsters our effort to reinforce robust and resilient supply chains, ensures food security, including critical interlinkages with health and nutrition, while furthering climate-friendly, clean, and green energy to power the Philippine economy. Hindi nabanggit ni Marcos sa kanyang departure speech ang Maharlika Investment Fund, ngunit sinabi na ng Department of Foreign Affairs ang planong soft launch nito sa Davos. Gaya ng mga naunang biyahe ng Pangulo, inaasahang magsisilbing caretaker ng pamahalaan si Vice President Sara Duterte habang wala si Marcos sa Pilipinas. Katrina Domingo, ABS-CBN News.